So ayun, luluwas lang tayo ng bayan ngayon. Wala tayong pasok. Today is Friday. So by next week, holiday, baka lumuwas ulit tayo ng bayan. So kailangan ko lang bumaba ngayon ng bayan dahil magre-remit lang tayo ngayon. So lakad tayo dun sa bus. Sparkingan. Actually, wala kami ano ngayon. Wala kami yung bus schedule ngayon. So makikisuyo lang ako dun sa mga ibang company kung mayroong luluwas ngayon ng Alcobar. So duma tayo doon sa parkingan, nagtanong-tanong tayo ng papunta ng Alcobar sa mga ibang company, sa mga driver. Kaya lang wala daw papunta ng Alcobar, damam lang sa kakupup. Ayaw kong ipunta sa ibang city, sa Alcobar lang talaga. Doon sa may dulo na yan, oh. May mga nakapark din bus, baka may pa papunta ng Alcobar dyan. Punta tayo, lakad tayo doon. So yung company kasi namin, isang beses lang nag-schedule ng bus sa punta ng bayan in a month during remit day. Last week hindi ako nakapag-remit dahil nagka-problema. Ngayon lang yung time ko na makabalik uli ng Alcobar. So ayan, galing tayo dito sa isang parkingan. Walang papunta ng Alcobar dito. Ngayon balik tayo dun sa parkingan sa kikitna. Mayroon kasing biyahe papunta ng Hupop City saka saka damam. Eh, Alcobar sana yung gusto ko eh. So, try pa rin natin. Pag wala tayong option, wala tayong makita eh, baka ano lang, Hupop. So, past 5 na lang umaga. Pero mataas na yung sikat ng araw. So pupunta tayo dun sa ano, sa may gitna, sa parkingan. Pupunta tayo maghahanap ng ibang bus na papunta ng Alcobar. Sana meron. Kasi mas convenience para sa akin dun sa Alcobar ako pupunta. Isa sa ibang city. Ayan o, ang dami rin ibang lahi o gusto lumuwas ang bayan. Ayan o, wala silang mga bus schedule sa mga company nila. Yung mga rental company dito sa loob ng kampo namin tulad ng mga bus company. Dahil walang pasok ngayon, namamasada sila. May bayad dyan pagluluwas ng city. So, mayroon papunta ng damam. Napakalayo naman, 3 hours ng biyahe. Mayroon din namang Hupop. Kaya lang punuan na yan, haba ng pila. So, abang-abang lang tayo. Baka mayroong Alcobar. May mga Pilipino dito sa may likod ko. Eh, hindi ko alam kung saan ang punta nila. So, nandito pa rin tayo sa parkingan. Ayan. Daming tao. Abang-abang lang tayo. Baka merong Alcobar. Kahit Hupop na lang, punta tayo. So, kailangan ko lang makapag-remit ngayon. Kasi last week, hindi ako nakapag-remit. A few moments later. Ayun, nakasakay din tayo ng bus. Sa Hupop na lang tayo pupunta. Dahil walang biyahe, papuntang Alcobar. So, ang mahalaga, makapag-remit tayo ngayong araw. So, yan yung al-raji dito sa ano, yung padalahan dito sa Hupop. So, nakapila tayo niya kanina. Ang init, oh. Yan. So, ngayon, tapos na yung transaction natin. Past 7 ng umaga. Grabe ang init dito sa, ano, sa Hupop. Haba ng pila kanina dito sa al-raji. So, grabe ang init. Ang hirap. Grabe ang pagod. Grabe ang init, ang haba ng pila. 30 minutes lang ako nakapila, grabe. So first time ko makarating dito sa Hupop. Pahinga lang tayo ng konti tapos hanap tayo ng ano, ng mabibilhan ng mainom. Okay na yung araw natin ngayon kahit ang hirap mag-remit, ang haba ng pila, ang init. So worth it naman dahil na-send na natin yung pinaghirapan natin. So ayun, tara, hanap muna tayo ng mainom sa mga kainan kung meron na. Thank you.
tayo ng mga kainan. Mamabili tayo ng mainom. Naghanap ako ng mga frosted chicken dito, like KFC, wala daw. Mga 4 o'clock pa ang bukas at malayo dito sa mismong proper. Restaurant ah. So, kain muna tayo. Check natin sa loob. So, ayun. Hintay lang tayo ng mga ilang minuto kasi piniprepare pa yung order natin. Order lang tayo ng chicken biryani. 2:30. Back to Japura Cam na ulit tayo. After natin dito, mag-grocery naman tayo. Bili tayo ng mga personal things natin. Good for 1 month. Dahil by next month na naman kami makakababa ulit. Dahil isang beses lang nagpo-provide yung mga namin ng sasakyan during remit day lang. Ah. Yan yung in-order natin, no? Chicken biryani. Nakatago yung chicken sa ilalim. Kain muna tayo dahil gutom na tayo. Chicken biryani na in-order natin. Ayan. So, uso ang kamayan dito. Itong na-order natin biryani, parang hindi lasang biryani. Parang lasa siyang kabsa. Parang chicken kabsa. So, ang init. Palipas mo tayo ng oras dito. Wala kasing mall dito. Malapit. Ayun. So, itong Hupup City, parang ano siya? Parang old city. Mga luma na yung mga building. So, parang mas nauna siya maging Mario city. Mario, hina. Ang init. Bili tayo ng avocado drinks. May shower naman dito, mamaya tinake out tayo. Ano, how much that one? 5? 10 na yun. Mag-take out lang tayo ng shawarma. Nagpapabili rin yung mga kasama ko. Bali 10, lahat yung bibili natin ngayong shawarma. Nandito lang tayo sa parkingan. Ayan, hinihintay na natin yung bus. So, yun. Sulit na yung Friday natin ngayon dahil nakapag-remit na tayo ng pinaghirapan natin pera. At yun naman talaga ang purpose natin dahil naghihintay na yung mga gastusin natin sa Pilipinas. So, ayun. Update na lang tayo mamaya pag nasa camp na. Hindi na, diretso na to. Masundo pa ulit siya mamaya, yung mga hinatid ko dito. So ayun mga ka-drivers, nandito tayo sa camp. So nakarating na rin tayo sa Japura Camp. So galing tayo ng Al Hukup City. Doon tayo nag-remit ngayong araw dahil walang biyahe papunta ng Al Kubar. So ngayon, up dito kayo maya-maya. Kapalit lang tayo ng damit, pasok na tayo dito sa kwarto. So ayun. Lumabas lang muna tayo sandali ng kwarto. So, nandito tayo sa likod ng accommodation namin. Tumambay lang muna tayo dito sa bagong gawang accommodation. So galing tayo ng Al Hukup City kanina. Ang init.
So, pagpasok ko sa kwarto, pahinga lang ako sandali, naka-idlip ako ng mga isang oras. Tapos ngayon, paglabas ko, gabi na. So, hindi na tayo nag-dinner sa Misol. Kumain na lang tayo ng dalawang shawarma kasi may tinikot naman ako kanina. So, okay na yun. So, lumabas ako dahil gusto kong maglakad-lakad muna. Papalipas na ng oras dahil nakapahinga naman na tayo ng konti. So, tahimik ngayon dito sa camp namin kasi Friday na lang gabi ngayon. Yung iba, mga tulog na kasi maaga bukas ang pasok sa trabaho. Ganito panggabi sa ano, dito sa amin, sa Japura. Marami-rami pa rin naman ang tao. Pero pag-webes ng gabi, maganda, maraming tao dito, lakaran na lakaran. Dahil ngayon, Friday ng gabi na, may pasok ng bukas. Karamihan nasa kwarto na, tutulog na. Ngayon, makakatapos na tayo ng ano, maikot yung isang, makakaisang ikot na tayo. So, punta tayo doon sa may basketballan, nila natin kung may mga naglalaro. Sarap maglakad-lakad. Hindi gaano mainit ngayon ang gabi. So, pinapawisan na tayo. So, matatapos na natin yung isang ikot natin. So, daan tayo doon sa may basketballan. Check natin kung may mga naglalaro. Mga Pilipino. So, yung mga Nepal, mahilig sila sa volleyball. So, sa kabilang court, meron din, oh. Nagki-cricket naman. Mga India. So, ayan yung basketball court namin sa gabi. Pag wala naglalaro ng mga Pilipino, ina-occupy ng mga ibang lahi. So, naglalaro din sila ng volleyball. Tapos, ano, doon sa kabilang dulo doon, naglalaro ng cricket, you know. Sa atin, parang baseball. So, nandito tayo sa may basketball court. So, wala naman nagbabasketball. Mga ibang lahi naglalaro dito. So, ayun o, nakakapagod mag-ikot. So, nakaisang ikot na uli tayo. So, nakakapagod. Basa na rin tayo ng pawis. Kasi nag-jacket tayo para talaga mabilis tayong pawisan. So, ayun. Pasok na muna tayo ng kwarto. Pahinga na tayo para makaligo. Then, tulog na tayo ng maaga ngayon. Dahil past 8 na rin. Alos ng isang oras din tayo kalalakad. So, maaga pa yung pasok natin bukas. Dapat 4:20 a.m. bukas. Nasa parking na ako. Kasi bago mag 5. Dapat nasa opisina na kami. So, ayun. Hanggang dito na lang. Magandang gabi. Keep safe. At ingat kayo dyan sa mga nasa Pilipinas. Kami rin dito sa abroad. Thank you for watching.